لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magandang gabi po sa ating mga bisita at welcome po kayo sa ating tanggapan Al-Aqsa Islamic Center. At bago ko ibigay sa ating mga bisita ang mikropono ito, sa ngalan ng Islamic Center, wini-welcome po natin ang ating mga bisita. Sila Sheikh Yusuf Butukan, sila Omar Piñalber, saka si Sheikh Nuh Abdul Majid dito sa Islamic Center. Wini-welcome po namin kayo. Ganun pa man mga kapatid, dahil sa at yung mga kasamahan nila pala, no? Mashallah. Welcome po din namin kayo. Madaya, hindi sila umakit sa tablado eh. So, ngayon, inshallah ta'ala, mayroon po tayong mga masasabi nating mga bantog na mga mangaral sa Islam. Sapagkat mga totoy pa lang kayo, kasi matanda na rin ako, nakikita natin sila at nangunguna na silang nangaral sa Pilipinas at maging dito sa Saudi Arabia. At isang malaking karangalan po sa amin na makinig at mapanood ng ang ating mga kapatid na nanggaling pa sa Riyadh at nagbiyahe dito para lang magbigay, magpaabot ng mensahe ng Islam. So hindi ko napapahabain pa. Tinatawagan ko ang isa sa kanila na si Sheikh Yusuf Butukan. Falitafaddal, mashkura. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil pinangyari niya ang araw na ito na magkatipon-tipon tayo dito sa isang bulwagan na ito upang pag-usapan na naman muli ang kanyang kaisahan. So, masyado akong natutunaw doon sa kanina. Sabi ng ating kapatid, hindi pa naman kami medyo matanda. Ano? Pero naalaala ko noon na way back 15 years ago at ngayon na naman ako nakabalik uli. So, isang karangalan din na makita ko itong mga brother natin dito, lalong-lalo na yung mga bisita natin. No? So bago ako mag-uumpisa, ako ay magpapakilala ng lubusan sa inyo. Ako po ay si Brother Yusuf Butukan, katulad na sinabi niya, na taga General Santos City. Siguro naman, sa ngayong panahon ay kilalang kilala ang aming city. No? Dahil sa aking trainee na si Pacquiao. So, alhamdulillah. At kami po ay nagtatrabaho sa Riyadh na katulad din ninyo, OFW. Kami po ay tumutulong dito sa Da'wa, sa Islamic Center, upang ipalaganap ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito ay isang magandang pagkakataon upang mapag-usapan natin ang tanging nag-iisang tunay na Diyos. No? So bago ang lahat, gusto ko muna malaman kung ilan sa atin dito ang hindi pa mga Muslim. Pakitaas lang po ang mga kanang kamay. Masha'Allah. So sa makatawid, lahat na nandito ay Muslim na. Dito na lang. Bakit hindi natin ilagay yung ating mga bisita sa harapan? No? Dito kayo, Brad, sa harapan. Kasi meron tayong ipamimigay mamaya
na bisikleta, at least pagkatawag ng pangalan nyo, masasakyan na ninyo kaagad. No? Andali. So para sa kaalaman ng ating mga bisita, no, hindi kayo inanyayahan upang gawin kayo mga Muslim, no? Ang tanging tungkulin namin bilang isang mga Muslim ay iparating ang mensahe ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Walang sapilitan sa pananampalataya. Katulad lamang ng sinabi ng Allah diyan sa banal na Quran, la ikraha fid din, walang sapilitan sa pananampalataya. Bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos, binigyan ng Allah ng talino, no? Upang unang-una upang alamin natin kung sino ba ang lumika sa atin, no? At sino ba ang dapat nating sambahin. So, kaya ko naman sinabi sa inyo ito dahil alam na ninyo ang dahilan kung bakit naman kayo inanyayahan sa inyong mga kumpanya, di ba? Dito sa Islamic Center, alam natin kaagad na wala tayong mapapag-usapan dito kundi tungkol sa relihiyong Islam, no? Ngayon, mga kapatid, dahil sa ang oras natin ay maikli lamang, no? Baka mamaya na ako magpapatuloy ng aking pagsasalita dahil bibigyan natin ng oras yung ating kapatid na nanggaling pa ng Pilipinas. At inshallah, sa susunod na darating na Thursday na to, siya ay babalik muli sa Pilipinas. Every 6 months, pumupunta siya dito sa Saudi Arabia at isang buwan lang siya dito. Noong nakaraang 2 weeks ago, nandoon kami sa Jizan, no? Saudi Arabia, somewhere in southern part ng kingdom. At alhamdulillah, maraming mga Pilipino ang nag-attend ng aming lecture. At katunayan, sa mahigit 700 nag-attend ng ating lecture, mahigit 70. So anong higit ng 70? 71. 71. At least higit doon, no? Ang yumakap sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, 10% doon sa tawag dito, nag-attend ang yumakap sa Islam. Pero ganun pa man, hindi ko sinasabi ito para maingganyo kayo. Katulad ng nasabi natin kanina, bawat isa sa atin ay mayroong sariling pag-iisip. Ngayon, kung ano man ang maibigay namin sa inyo dito, pag-isipan nyo mabuti. Okay? Ngunit, sa pakikinig ninyo at natatanto ninyo na ito nga ang tamang pananampalataya, huwag nating dayain ang ating mga sarili. Okay? Dahil ginagabayan tayo ng tagapaglikha natin. Maraming, merong ang kasabihan, maraming tinatawag, ngunit iilan lamang ang tumutugon sa panawagan. At yun ang mga taong tunay na ginabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katulad ng pagpunta niyo dito, ituring na natin ito na panimula or step, hakbang sa mga tawag dito, biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa mga gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, upang malaman natin ang tunay na Diyos na lumika sa atin. Huwag tayong sumamba sa kapwa lamang natin nilika. Kami na mga Muslim, ramdam namin ang katotohanan sa pananampalatayang ito. Kaya naman, hindi kami makasarili. Kung gusto namin ang paraiso, gugustuhin din namin para sa inyo ang paraiso. Dahil wala tayong ninanais bawat isa sa atin kundi paraiso. Meron ba sa atin dito na gusto ng impyerno? Wala. Di ba? Wala ang may gusto sa atin ng impyerno dito. Lahat tayo ang gusto natin ng paraiso. Ngunit, kinakailangan dyan na meron tayong mga hakbangin, mga gawain na dapat nating isagawa upang sa ganun makamit natin ang paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katulad lamang halimbawa, nang tayo ay mag-a-apply sa Pilipinas,
kung ano ang sasabihin ng agency sa atin na kinakailangan, gagawin natin, di ba? Dahil mayroon tayong layunin upang mapunta tayo dito sa Saudi Arabia. Ngunit kapag kasinabi sa atin ng agency na ito ang mga kinakailangan upang makapasok ka sa Saudi Arabia at hindi mo naman ito ginawa, no? Walang mangyayari sa ating buhay. Hindi tayo makakapunta dito. Kaya ganyan din, mga kapatid, mga kababayan, ang paraiso. No? Kahit na impyerno, na ayaw natin, meron ding mga hakbangin, meron ding mga gawain upang mapasok ka sa impyerno. Kaya nga lang, mas madali ang mga gawaing papasok sa impyerno kaysa gawaing papasok sa paraiso. Okay? Kaya naman, gusto natin ang paraiso, pero napakahirap gawin. Okay? So, inshallah, bago ko pakahabain, kasi mahaba ako magsalita, no? Pakahabain ang aking salita, gusto ko munang tawagin ang ating kapatid na katulad ng sabi ko sa inyo kanina, ay nagmula siya sa Pilipinas. Actually, dito rin siya galing. Pero ganun lang siya, no? Magandang biyaya ang binigay sa kanya ng Diyos, no? So, tatawagin ko si Brother Omar Pinyalbir na isang Ilonggo. Wala bang Ilonggo sa inyo dito? Oh, mashallah. Marami pala, no? Isang Ilonggo na dati ring Kristiyano. Katunayan, siya ay member ng third degree siya ng Knights of Columbus. Ano ba itong Knights of Columbus? Ito ay samahan ng mga kalalakihang Katoliko. So, malalaman din natin sa kanya kung bakit din niya iniyakap ang Islam. At siya na ang magpapakilala sa kanyang sarili. Dahil kung magpapakilala at magpapakilala pa rin siya, doon lang matatapos ang ating oras. So, Brother Omar? Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamasaka bisunatihi ila yaumiddin. Sa ngala ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagin. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang lumikha sa ating lahat at siyang lumikha ng lahat ng bagay, nakikita at hindi nakikita. Naway ang kanyang kapayapaan at pagpapala ay mapasalahat ng kanyang mga sugo at propeta, at gayon din sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Sa muli, mga mahal na kapatid at kababayan, bilang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim na siyang pagbati na ginamit ng lahat ng propeta ng Panginoon, binabati namin muli kayo ng Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibig sabihin, para sa mga hindi pa Muslim, dalangin ko sa Panginoon na mapasa inyo ang kanyang kapayapaan, pagpapala at habag. Una sa lahat, mga mahal na kapatid, lubos ako na nagpapasalamat sa Allah sa pagkakataon na ipinagkaloob niya at tayo ay nagkasama-sama ngayong gabi rito sa Hupuf. Dalangin ko rin sa kanya na sana hindi lamang dito sa lupa tayo nagsasama-sama o nagkikita-kita, kundi higit sa lahat na sana hanggang sa kabilang buhay, sama-sama rin tayong lahat na inaani at tinatamasa natin ang mga biyaya na kanyang ipinangangako sa lahat ng tapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. So katulad ng nasabi ni Brother Yusuf, ako ang inyong kapatid, kababayan, si Omar Salcido Pinyalber. Taga Iloilo ako, ngunit sa Paranaque ako may bahay ngayon at sa kasalukuyan, isa ako sa namumuno sa ISKAG. Kung naririnig niyo ang ISKAG, meaning Islamic Studies School and Guidance. At ito ay matatagpuan sa barangay sa Litran 1, Dasmariñas, Cavite. Mayroon tayong 1.6 hectares, may apat na gusali, tigvo 4-story. Pinauupahan natin sa ating mga kapatiran, iba't ibang lugar sa Pilipinas, ang kanilang pinanggalingan. May mga balik Islam, may Ilocano, may Tagalog, may Bisaya, may Ilonggo, may Maranao, may Maguindanao, may Yakan, may Tausug, may Bicolano, may taga Pangasinan, may Kapampangan. Iba't ibang lugar sa Pilipinas ang pinanggalingan at doon sila naninirahan sa kasalukuyan. May eskwelahan rin tayo from preparatory hanggang fourth year high school.
may clinic tayo sa compound. Lahat ng pulis ng Dasmariñas, doon nagpapa-annual medical check-up. May kantin sa loob at may masjid, of course. So, sa kasalukuyan, 103 families ang nakatira sa loob. Actually, may ongoing construction at marami ang gustong manirahan sa compound sapagkat sa compound, damang-dama mo ang pamumuhay ng isang Muslim. May security guard 24 hours, naririnig ang 5 beses na panawagan sa pagsasala o pagdarasal sa buong maghapon. At sa katunayan, marami sa ating mga kababayan ang pumapasok sa compound, nais nilang malaman kung ano ang tunay na mensahe ng Islam. At kapag kanilang napag-aralan na ipaliwanag sa kanila, marami sa kanila ang hindi nag-aatubili na tanggapin ang pananampalatayang Islam. At sa katunayan, katulad ng nasabi ni Brother Yusuf, dito rin ako nagtrabaho sa Saudi Arabia. 21 years ako na nagtrabaho dito sa Saudi Arabia. I work with a German company, British company, hanggang sa nakapagtrabaho ko sa local company, sa Abunayan Group. At actually, sa pananatili ko dito sa Saudi Arabia, napakaraming mga kababayan natin ang yumayakap sa Islam from different parts of Saudi Arabia. Maraming sa ating mga kababayan ang nagmumuslim. At ngayon na sa Pilipinas ako for almost 7 years na, iba't ibang lugar sa Pilipinas ang aming pinupuntahan, iba't ibang universities, iba't ibang kulungan, city jail, provincial jail, Iwahig penal colonies, iba't ibang kampo ng army, kampo ng air force, headquarters ng police, Philippine National Police Academy, iba't ibang universidad at maraming sa ating mga kababayan ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. At hindi lamang sa atin sa Pilipinas, kundi maging sa UAE. Lagi akong naimbitahan sa Dubai, sa Abu Dhabi, sa Sharjah. I was invited sa Muscat, sa Oman. 2 weeks ago, I was in Doha, Qatar. At mga kapatid, mga kababayan, maraming sa ating mga kababayan ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. At sa dinami-dami ng ating mga kababayan na nagmumuslim, kapag narinig ng iba, ang agad-agad na sasabihin nila, sila ika ay nagpabinyag sa pagka-Muslim. Ang iba naman, sasabihin nila, pinalitan nila ang kanilang relihiyon. Mga mahal na kababayan, katulad namin na dating mga Kristiyano at may mga kapatid pa tayo riyan na dati ring mga Kristiyano na nag-Muslim at maging ang ating mga bisita rito ngayon na hindi pa-Muslim, kung kayo ay papasok rin sa Islam, mali ang sasabihin na tayo ay nagpabinyag sa pagka-Muslim o nagpalit ng relihiyon. Bagkus ang dapat itawag sa atin ay mga revert o ang sinasabing balik Islam. Kung bakit sinasabi na balik Islam, dahil kung pag-aralan ang kasaysayan ng ating bansa, ang buong Pilipinas, mga kapatid, dating bansang Muslim, na Christianized lamang ang Pilipinas nang tayo ay sakupin ng mga Kastila. Ayon sa ating kasaysayan, nang dumating ang mga Spanish colonizers o ang mga Kastila upang sakupin ng ating bansa, and to be exact, that was in 1565 ang namuno sa kanila si Miguel Lopez de Legazpi. Nang dumating sila sa Pilipinas, lalong-lalo sa parting Manila, ang chieftain o ang namumuno sa Maynila, si Raja Sulaiman, isa siyang Muslim. Ang namuno sa Tundo, si Raja Lacandula, isa ring Muslim. Marami tayong mga Raja at mga Dato. Natitiyak ko naririnig ninyo ang mga pangalang Raja Sulaiman, Raja Humabon, Raja Lacandula, Raja Matanda. Mayroon tayong Dato Puti, Dato Lapu-Lapu, Dato Sikatuna, Dato Sumakwil, Dato Paduhinog, Dato Dumalugdog, Dato Dumangsul, Dato Balinsula, Dato Marikudo at marami pang iba. Silang lahat ayon sa history, Muslim silang lahat at sila ang ating mga great leaders nang sakupin tayo ng mga Kastila. So sa pagdating lamang ng mga Kastila, doon sila nagsimula na ituro yung doktrina ng sangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero bago sila dumating, ang ating mga kanununuan, Muslim silang lahat, ang kanilang pananampalataya ay Islam. Kaya inuulit ko na kung maraming mga Pilipino ngayon ang pumapasok sa pananampalatayang Islam, mali ang sabihin na siya ay nagpalit ng kanyang relihiyon o nagpabinyag sa pagka-Muslim, kundi ang dapat itawag ay mga revert o ang sinasabing balik Islam.
At ang isang bagay pa, mga mahal na kapatid, mga kababayan, na dapat ninyong malaman na ang mga Muslim hindi tinatalikuran o itinatakwil si Hesukristo, peace be upon him. Marami sa ating mga kababayan na ang buong akala nila ang mga Muslim hindi naniniwala kay Hesukristo. Kung mayroon sa inyo rito ang nag-aakala ng ganito, mga mahal na kapatid, ito ay mali dahil ang katotohanan, ang isang nagsasabing Muslim, hindi siya tunay na Muslim kung hindi niya susundin, mahalin at igalang si Hesukristo bilang isa sa dakilang sugo at propeta ng Allah o ng Panginoong Diyos. Ang mga Muslim naniniwala na si Hesukristo gumawa ng maraming milagro o kababalaghan, katulad ng binuhay niya ang patay, pinakita ang mata ng bulag, pinalakad ang mga pilay, pinagaling ang mga may kitong at marami pang iba. Subalit ang mga milagrong iyon hindi ni Kristo ginawa sa sariling kanya, kundi sa pahintulot lamang ng Allah o ng Panginoong Diyos na nagsugo sa kanya. Kaya maging si Kristo ang sabi niya sa Biblia ang kahulugan, ang lahat ng ginagawa kong ito hindi saganang akin, bagkus nagmula sa Diyos na nagsugo sa akin. Crystal clear na nagampanan niya ang lahat ng kapangyarihan hindi sa sariling kanya, kundi ipinagkaloob lamang ng Allah o ng Diyos na nagsugo sa kanya. At bilang Muslim, naniniwala rin kami na si Hesukristo nilikha na walang tatay o ama. Ngunit mga kapatid, mga kababayan, hindi nangangahulugan na kung walang tatay si Kristo ay tatawagin nating anak ng Diyos. Dapat nating malaman na ang Panginoong Diyos na siyang lumikha sa ating lahat at siyang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan, nilikha niya ang sangkatauhan sa iba't ibang way o pamamaraan. Ang unang tao na nilikha ng Diyos, walang babae at lalaking pinagmulan, sino? Si Adan. Pangalawa, lumikha ang Diyos ng tao galing sa lalaki na walang babaeng pinagmulan, sino ito? Si Eva, galing sa tadyang o sa rib ni Adan. Pangatlo, lumikha ang Diyos ng tao galing sa babae at lalaki, kabaliktaran ni Adan. Galing sa babae at lalaki, tayong lahat. Pang-apat, lumikha ang Diyos ng tao galing sa babae na walang lalaking pinagmulan, sino? Si Hesukristo, galing kay Virgin Maria, walang tatay. Hindi totoo na si Joseph Carpenter ay tatay ni Kristo. Dahil noong ako'y isang Kristiyano, ito rin ang turo at paniniwala na hindi tunay na tatay ni Kristo si Joseph de Carpenter, kundi inilagay lamang siya bilang tatay-tatayan. Kaya sa Islam, sa mga Muslim, wala tayong dapat sambahin, kundi ang tangi at ang nag-iisang Panginoong Diyos lamang, ang Diyos ni Adan, ang Diyos ni Eva, ang Diyos ni Maria, ang Diyos nating lahat-lahat, at siya yung naririnig ninyong Allah. Kaya mga mahal na kapatid, mga kababayan, kapag narinig ninyo ang Allah, huwag na huwag niyong isipin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim. Dahil ang katotohanan, ang Allah, walang kaibahan sa tinatawag na Panginoong Diyos na tagapaglikha o ang tinatawag na God Almighty Creator. Kaya nga lang kung bakit pinananatili ng mga Muslim na tawagin ang ating tagapaglikha sa pangalan niyang Allah, dahil una sa lahat, siya mismo ang nagbigay ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan o revelasyon na ipinadala niya sa kanyang propeta. Kaya nga ang sabi niya sa banal na Quran, Ba'd a'udu billahi minash shaitani rajim, innani ana la la ilaha ila ana, fa'abudni wa aqimis salata lidikri. Ang kahulugan, sabi niya, katotohanan, ako ang Allah. Walang ibang Diyos liban sa akin. Kaya paglingkuran ako at mag-alay ng palagi ang pagdarasal at huwag itakwil ang pananampalataya. So inuulit ko, mga mahal na kababayan, mga kapatid, na kapag naririnig ninyo ang Allah, huwag nating isipin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim. Dahil ang katunayan, ang Allah, siya rin ang Panginoong Diyos na sinasamba at pinasasamba ng lahat ng propeta magmula kay Adan hanggang sa huling propetang si Muhammad, peace be upon them. At bilang Muslim, mayroon kaming mga pinaniniwalaan. Noong ako ay isang Kristiyano, tinuturuan kami ng simbahan na maniwala sa mga bagay-bagay. Ang Islam, mga mahal na kababayan, nagtuturo na bilang Muslim, kailangang maniwala ka ng buong katapatan sa mga bagay-bagay na ito. Kaya pakinggan nating mabuti. Unang-una, bilang Muslim, kailangang maniwala at sumamba lamang sa Allah, sa nag-iisang Diyos.
At kapag sinabi na ang Diyos o ang Allah ay isa, talagang isa. Wala yung sinasabi na may Diyos Ama, may Diyos Anak, o may Diyos Espiritu Santo. When we say that Allah is one, absolutely He is one. Siya lamang ang karapat-dapat sambahin dahil siya lang ang nagbigay buhay sa ating lahat-lahat. Ang pangalawang paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng mga anghel. Likewise, ang Christianity nagtuturo at naniniwala rin sa anghel. At ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel, sila ay nilikha ng Allah mula sa liwanag. Ngunit tayong mga tao, nilikha tayong lahat mula sa lupa. Kaya't kung tayo'y mamamatay, ang ating physical na katawan na inaalagaan natin ng mabuti, ito ay magbabalik lamang sa lupa o sa alikabok. At ang turo pa sa Islam na tayong lahat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, may anghel na nagbabantay sa atin. May anghel sa kanan, siya ang nagsusulat ng ating mabubuting ginawa. Sa kaliwa, siya ang nagsusulat ng ating masasamang ginawa. Ang listahan nilang ito, tinatawag na Book of Record or Talaan ng Gawa, na ito ang ihaharap sa atin sa darating na araw ng paghuhukom. Kung matimbang ang kabutihan na nagawa mo, pupunta ka sa paraiso. Subalit kung matimbang ang kasamaan na nagawa mo, pupunta ka sa impyerno. Lahat ng ginawa ng tao, mabuti man o masama, walang nakalalampas ang lahat isinusulat ng anghel na nagbabantay sa atin. Ang pangatlong paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng orihinal na kapahayagan o revelasyon na ipinadala ng Allah sa kanyang mga propeta. Ang mga Muslim naniniwala na si Propeta Abraham binigyan ng revelasyon, ang tinatawag na The Scroll of Abraham, tinatawag na Kalatas or Suhuf. Pangalawa, naniniwala ang mga Muslim na si Propeta Moises binigyan ng revelations ang tinatawag na The Law or The Decalog. Deca meaning 10, 10. Doon matatagpuan ang 10 utos o ang 10 commandments na tinatawag. At tinatawag rin itong Tura. Pangatlo, naniniwala ang mga Muslim na si Propeta David binigyan ng revelations o kapahayagan ang tinatawag na Salmo ni David or mga awit. Tinatawag rin itong Tura. Pang-apat, naniniwala ang mga Muslim na si Propeta, I mean Sabur. Sabur. I stand to be corrected. Pang-apat, naniniwala ang mga Muslim na si Jesus Christ binigyan ng revelations ang tinatawag na Ebanghelyo ni Jesus or the Gospel o ang magandang balita. Tinatawag rin ito Injil. At panglima, naniniwala ang mga Muslim na si Propeta Muhammad binigyan ng revelations ang Quran, meaning the reading o ang babasahin. So bilang Muslim, kailangang paniwalaan ang lahat ng mga orihinal na kapahayagang yaon sapagkat iisa lamang ang pinagmulan ang Allah o ang Panginoong Diyos na ating tagapaglikha. Ang pang-apat na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng mga sugo at propeta na ipinadala ng Allah o ng Panginoong Diyos. Ang mga propetang tinutukoy natin, narinig ninyo sila Noah, Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, Moises, Solomon, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ, Muhammad, peace be upon them. Ang paniniwala ng mga Muslim sa mga propetang yaon, pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Kailangang sundin silang lahat, mahalin at igalang dahil ang mga propeta, mga piling tao sila. Binigyan sila ng Allah ng kanyang mga batas o kapahayagan upang ituro nila ito sa kanilang mga nasasakupan. Sa Islam, mga kapatid, mga kababayan, mahalagang mahalin at igalang ang mga propeta, subalit walang sasambahin sino man sa kanila. Dahil ang katotohanan, walang propeta ang nagpasamba noong kanyang kapanahunan. At ang katotohanan pa, ang lahat ng mga propeta ay Muslim. Maaring itanong ninyo kung bakit natin sinabing Muslim ang mga propeta. Dahil ang ibig sabihin ng Muslim ay ang mga nilikha ng Allah na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kanyang mga kautusan. Ito ang ibig sabihin ng mga Muslim, mga nilikha ng Allah o ng Diyos na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kanyang mga kautusan. Kaya hindi ibig sabihin na kung ang isang tao ay Arabo o kaya taga Mindanao o kaya membro ng Abu Sayyaf, ngunit kung sila ay hindi sumusunod, sumusuko, tumatalima sa batas ng Allah, nakalulungkot na tawagin silang Muslim.
Siguro Muslim sila sa pangalan o Muslim sila dahil isinilang sila ng mga Muslim na magulang. But if they are not submitting, obeying, surrendering to the commandments of Allah, sad to say that they are Muslims. So kung bakit natin sinabi na Muslim ang lahat ng propeta, dahil kung pag-aralan ang kanilang buhay, silang lahat noong kani-kanilang panahon, tuwiran silang sumunod, sumuko, tumalima sa batas ng Allah o ng nag-iisang Panginoong Diyos. Like for example, si Moises. Kung pag-aralan ang buhay at ang kasaysayan ni Moises, ang turo niya noong kanyang panahon ay kailangang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos, sa Allah. At tuwing magdasal o manalangin si Moises, sa Allah lamang siya tumatawag at nagpapatira pa kung magdasal. Nang ipadala si Hesukristo, ang kanyang turo ay ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos. At tuwing manalangin si Hesukristo, sa iisang Diyos lamang siya tumatawag at nagpapatira pa rin sa lupa. Ang huling propetang si Muhammad, ang turo niya ang sumamba lamang sa nag-iisang Panginoong Diyos. At tuwing manalangin si Muhammad, nagpapatira pa sa lupa. Kaya kung makikita natin ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan, anuman ang kanyang lahi, anuman ang katayuan niya sa buhay o sa lipunan, babae man o lalaki, kapag nagdarasal ang lahat ng Muslim, sa iisang Allah o Diyos lamang tumatawag at nagpapatira pa sa lupa. Malinaw mga mahal na kapatid at kababayan na iisa ang turo at iisa ang pamamaraan ng pagsamba ng lahat ng propeta dahil iisang Allah o Panginoong Diyos ang nagpadala sa kanilang lahat. Kaya kung ang mga propeta ang ating sundan, tularan, pamarisan, makaaasa tayo na ang ating pagdarasal tatanggapin ng Diyos at makakamta natin ang tunay na kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Ang panglima na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa araw ng paghuhukom. Gayon din lahat ng sikta ng iba't ibang relihiyon nagtuturo tungkol sa araw ng paghuhukom. Ang mga Muslim, mga kapatid, tunay rin ang paniniwala. At mahalaga na paniwalaan natin lahat ang araw ng paghuhukom dahil ang katotohanan, tayong lahat-lahat naman ay mamamatay. Kailangan pang maniwala dahil kung hindi tayo naniniwala, ang buhay natin sa mundong ito walang silbi o saysay. Bakit? Dahil kung mapapansin natin, marami sa tao ang gumagawa ng mabuti, subalit hindi nabibigyan ng tamang reward o gantimpala. Marami rin ang gumagawa ng masama na hindi sila naparurusahan. Araw-araw manood ka 24 oras, TV patrol, magbasa ka ng diaryo o makinig ng balita sa radyo. Araw-araw maraming balita ang ating naririnig, nababasa, napapanood na marami ang pumapatay, nagnanakaw, nangre-rape, nanghuhostage, nanghuhold up, nangingidnap. Ang mga nagkasala, maaaring nahuhuli at naididimanda. Subalit pagdating sa hukuman, ang batas na ipinaiiral ng lupa na kung ang isang nakapatay o ang isang nangrape ay mayaman, ma-influensya at makapangyarihan, na dapat sila hatulan ng habang buhay na pagkakulong or lethal injection dahil sa sila ay mga ma-influensya at makapangyarihan, ang kasalanan na nagawa nila nababaliwala. Ang tanong, nasaan ang tunay na katarungan? But if we believe on the day of judgment, doon lamang natin matatamo o makakamtan ang tunay na katarungan. Kaya nga ang sabi ng Allah sa banal na Quran, ba'd a'udhu billahi minasyaitanir rajim, kullu nafsin dha'ikatul maut wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah. Meaning ang sabi ng Allah, ng Diyos, katotohanan ang lahat ng may buhay makararanas ng kamatayan. At sa araw ng paghuhukom lamang makakamtan ang tunay na katarungan mula sa Allah ang nag-iisang Panginoon. Ang pang-anim na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa tinatawag na destiny o kapalaran, tinatawag na kadar or itinakdang tadhana. Ang ibig ipakahulugan mga kapatid, mga kababayan, anuman ang nangyayari sa ating lahat sa ibabaw ng lupa, tanggapin natin na ito ay nalalaman, plano at pinahihintulutan ng Allah o ng Panginoong Diyos. Kaya kung nagkasama-sama tayo ngayong gabi rito, ang lahat ng ito ay plano ng Allah o ng Diyos. Wala sa katiting na pangarap ko nang umalis kami sa Riyadh kaninang alas dos, na eksakto gantong oras at ganitong lugar, tayo ay magkakaharap-harap at maging kayo,
hindi nyo inambisyon siguro pagising ninyo kaninang umaga na eksakto gantong oras dyan kayo pipwisto at ang mga bagay-bagay na ito ang inyong mapapakinggan. Kaya mga mahal na kababayan, kung isa kayo sa pinahintulutan ng Panginoon na malaman ninyo ang katotohanan, dapat tayong maging magpagpasalamat sa Kanya. Dahil ito ay isang dakilang tanda na isa ka sa minamahal ng Diyos. Dapat nating tandaan mga kapatid, mga kababayan, hindi lahat ng tao papasok sa tinatawag na paraiso. Dahil kung ang lahat ng tao nakatakda sa paraiso, hindi lilikha ang Diyos ng impyerno. Ngunit alam ng Allah, alam ng Diyos na marami sa tao ang magtatakwil sa Kanya. Marami sa tao ang magbabaliwala sa Kanya. Marami sa tao ang magbibigay katambal sa pagsamba sa Kanya. Marami sa tao ang magmamalaki. Marami sa tao ang gagawa ng hindi ka nais-nais. Kaya niya nilikha ang impyerno para may kasasadlakan ang mga taong mapagmalaki, ayaw tumanaw ng utang na loob sa Panginoong Diyos na nagbigay buhay sa Kanya. At sa Islam, kailangang paniwalaan din na kahit hindi natin nakikita ang Allah o ang Panginoong Diyos, ngunit tayong lahat ay nakikita Niya. Maaaring nandito tayo sa bulwagang ito. Ang ating pamilya at mahal sa buhay na sa iba't ibang bahagi o parte sila ng daigdig. Ngunit ang Allah, mga kapatid, mga kababayan, nakarapat dapat sambahin, nakikita Niya tayong lahat sapagkat ang Allah, all-seeing, all-hearing, all-knowing, at Siya ay nasa kataas-taasan nating lahat. Siya ang patuloy na tumutustos at nangangalaga sa atin bilang Kanyang mga alipin at mga nilikha. So ito ang mga pinaniniwalaan ng mga Muslim. Unang-una, ang maniwala at sumamba ka lamang sa tunay na Diyos na nagbigay buhay sa iyo. Pangalawa, maniwala ka sa Kanyang mga anghel. Pangatlo, maniwala ka sa Kanyang mga kapahayagan o mga revelasyon. Pang-apat, maniwala ka sa Kanyang mga sugo at propeta ng pantay-pantay. Panglima, maniwala ka sa Kanyang araw ng paghuhukom. At ang pang-anim, ang maniwala ka sa iyong kapalaran o itinakdang tadhana. Maliban rito mga kapatid, mga kababayan, ang Islam ay may limang haligi o pillars na ito ay dapat isabuhay o isagawa ng isang may tunay na takot sa Panginoong Diyos o sa Allah. Sa Islam, hindi sapat yung maniwala ka lamang sa anim. Maging sa Biblia ang sabi, faith without action is dead. Ang paniniwala na walang gawa, patay, walang silbi, walang saysay. Ganito rin sa Islam. Hindi sapat na maniwala ka lamang doon sa tinalakay natin. Kailangan ito ay may kaakibat na gawa kung nais mong makamtan ang paraiso o ang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Ang unang pilar o haligi ng Islam, mga kapatid, mga kababayan, ay ang tinatawag na shahadatain, panunumpa, testimony of faith o pagsaksi. Sa panunumpa, sinasabi ng mga Muslim ang meaning, ang kahulugan, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na sasambahin, kundi ang Allah lamang ang tagapaglikha. Sumasaksi ako o naniniwala ako na si Muhammad ang huling propeta ng Allah. At sumasaksi ako o naniniwala ako na si Hesukristo, anak ni Birhen Maria, propeta ng Allah. Ang ibig ipakahulugan, dahil sa sumusumpa ka na sa iisang Diyos ka lamang sasamba at naniniwala ka na si Muhammad at si Kristo ay mga propeta, ang ibig ipakahulugan, mga kapatid, mga kababayan, na sambahin natin ang tunay na Panginoon, ang Allah, ayon sa Kanyang gusto at ayon sa pamamaraan na itinuro at ginawa ng Kanyang mga propeta. Kaya mga kapatid, mga kababayan, hindi tama yung sinasabi ng maraming kababayan natin. Ang sabi nila, total may relihiyon ako. Total naniniwala naman ako sa Diyos. Total nagdarasal naman ako at gumagawa ako ng mabuti. Tama na, hindi ko na kailangan ang magpalit ng relihiyon. Ito ang kadalasan naririnig natin sa ibang tao. Pero dapat nating tandaan, mga kapatid, na ang ating relihiyon dapat na ipinamumuhay ay relihiyon na galing mismo sa Diyos at relihiyon na ipinangaral at ipinamuhay ng Kanyang mga propeta. At kung may Diyos tayong sinasamba, tiyakin natin na ang ating dinadalanginan o dinadasalan, Siya mismo ang nagbigay buhay sa ating lahat at Siya ang lumikha ng lahat-lahat ng bagay na nakikita natin at hindi nakikita.
Higit pa sa lahat, kung tayo ay nagdarasal, siguraduhin natin na ang way o pamamaraan ng ating pagdarasal na aayon sa utos ng Allah at ayon sa itinuro at ginawa ng kanyang mga propeta. Ito ang dahilan kung bakit nagpapadala ang Allah ng kanyang mga sugo at propeta upang ang mga propeta niya ang ating sundan, tularan, pamarisan dahil sila ang daan tungo sa katotohanan at tunay na kaligtasan. Ang pangalawang haligi ng Islam ay ang limang bis na pagdarasal. Naririnig ng ating mga kababayan, ang mga Muslim nagsasala 5 times a day. Itong pagsasala o pagdarasal, mga kababayan, importante at mahalaga ito sa buhay ng lahat-lahat ng tao. Kahit sino pa ang tao, ang pagsasala o pagdarasal, importante at mahalaga sa kanyang buhay. Ngunit kung tutuusin, hindi ito kailangan ng Allah o ng Diyos. Kung bakit kailangan natin ang magdasal? Dahil tayong mga tao ang may pangangailangan. Tayo ang nangangailangan ng tulong, ng habag at ng awa ng Allah o ng Panginoong Diyos. Isa-isip at isa-puso natin mga kababayan, na kung magdasal ka ng 5 beses, tinitiyak mo, hindi mo madadagdagan ng kapangyarihan ng Allah o ng Diyos. Kung ayaw mong magdasal, hindi mo mababawasan ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Siya pa rin ang akbar, meaning pinakadakila, na siya ang nagbigay buhay sa ating lahat. Siya lang ang nakaalam kung kailan tayo babawian ng buhay. Kaya sa Islam, anuman ang kalagayan o katayuan ng isang tao, hanggat siya ay nabubuhay, kapag dumating ang oras ng salah o pagdarasal, kailangang gampanan niya ito. Para ano? Para pasalamatan mo ang Diyos. Para purihin siya, para dakilain, luwalhatiin, higit sa lahat magtanaw ka ng utang na loob sa kanya. Hindi ito katulad ng mga hindi Muslim. I am talking through experience na naalaala lamang ang Diyos at naalaala ang magdasal kung may sakit, kung may problema, kung may pangangailangan, kung nasa bingit ng kamatayan, o kaya nakatanggap ng balita na may problema ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Pero sa Islam, mga kapatid, anuman ang katayuan mo hanggat nabubuhay ka, kapag dumating ang oras ng pagdarasal, kailang gampanan mo ito para magpasalamat ka sa iyong tagapaglikha. Dahil ang katunayan, ang karamihan sa tao ngayon, naalaala lamang nila ang Diyos at naalaala ang magdasal kung may sakit, kung may problema, kung may pangangailangan. Ang tao, nakakalimutan niya ang kanyang tagapaglikha. Kung halimbawa maunlad ang kanyang buhay, ang nasa sa isip niya, tinatamasaan niya ang lahat dahil sa akala niya matalino siya, magaling siya, mahusay siya. Ito ang naglalaro sa isip niya. Nakalimutan niya na ang lahat ng kanyang tinatamasa sa mundong ito, ito ay pahiram. Amana, ipinagkakatiwala lamang sa iyo ng Allah. At ang pagdarasal, of course, pagkain ito ng ating espiritual na katawan. Nagpapapatawad ito sa mga kasalanan. Nagsisilbi itong ilaw sa puso at isipan ng isang may tunay na takot sa Diyos. Ang bayad sa pagdarasal ng tao, maaaring wala rito sa lupa. Ngunit ang katotohanan, mga mahal na kapatid, mga kababayan, mag-reflect, mag-isip-isip tayong lahat. Kahit sino ka pa, mamamatay ka at magbabalik ka sa iyong Panginoon upang magsulit o mag-account ka sa lahat ng iyong mga ginawa. Marami pa tayong matututuhan sa kahalagaan ito. Ang pangatlong haligi ng Islam ay ang tinatawag na sakat. Tinranslate ito as charity or kawanggawa. Ngunit itong sakat sa Islam, na kung ang isang Muslim ay may ipon siya at hindi niya ito nagalaw sa loob ng isang taon, kung ito ay umabot sa sukat, tinatawag na nisab, kung umabot sa sukat, pagdating ng katapusan ng taon, kailangan kukunin niya ang 2.5% at ibigay ito sa alam niyang naghihirap o nangangailangan. Ikaw ang may karapatan mamili kung kanino mo ito ibibigay upang nakakatiyak ka na ang tulong na ibinigay mo pakikinabangan ng nangangailangan. Hindi ito katulad ng ibang relihiyon. Actually, ang ibang relihiyon, kahit wala silang ipon, pero pagdating ng katapusan ng buwan, inoobliga sila na magbigay ng tinatawag nilang tithe or ikapo. Ibibigay ito sa simbahan o kung sino man ang namumuno sa simbahan at hindi nila tiyak kung saan ito mapupunta. Ngunit sa Islam, ikaw ang may karapatan mamili upang sa gayon ang tulong na ibinigay mo pakikinabangan ng naghihirap o nangangailangan. Ngunit kung wala kang ipon, I repeat, you are not obliged or required.
ang pang-apat na haligi ng Islam, naririnig ninyo ang pag-aayuno o ang pagfa-fasting sa buwan ng Ramadan. Mga kababayan, mga kapatid, itong pag-aayuno na isinasagawa ng mga Muslim tuwing buwan ng Ramadan, hindi ito bagong utos ng Allah o ng Panginoong Diyos. Dahil kung papaano niya ito inutos sa mga naunang propeta at sa kanilang mga tagasunod, ito rin ang pag-aayuno na isinasagawa ng lahat ng Muslim sa buong sanlibutan. Kaya nga ang sabi ng Allah sa banal na Quran, ang malapit na kahulugan, o kayong mga mananampalataya. Ang pag-aayuno ipinatutupad sa inyo tulad din ng pagpapatupad sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng takot sa inyong Panginoon. So sa pag-aayuno, dito ipinakikita o ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat. Anuman ang katayuan ng isang tao sa buhay, maaaring siya ang hari, ang presidente, ang governor, senador, congressman, doktor, lawyer, tagawali sa kalye. Kung nag-aayuno ang lahat, ang gutom, ang uhaw, ang hirap na dinadanas ng isa, nararanasan ito ng lahat-lahat. So dito rin tinuturuan ang isang tao na magiging mapagkawanggawa siya. Dahil kung maraming biyaya ang ipinagkakatiwala sa iyo ng Allah o ng Diyos, dapat matuto kang mag-share o magbahagi sa iba. Ang bayad sa pag-aayuno maaaring wala sa mundong ito. Ngunit ang katotohanan, magwawakas tayong lahat at babalik tayo sa Allah upang tayo ay magsulit sa ating mga ginawa. Marami pa tayong matututuhan. Ang panglima na haligi ng Islam, kung naririnig ninyo ang mga Muslim nag-hajj o nag-pilgrimage once in their lifetime. Itong hajj, inuobliga ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan na isagawa nila ito at least isang beses sa kanyang buong buhay. Pero ito ay may mga kondisyon. Ang mga kondisyon ay unang-una, of course, dapat Muslim ka. Ang sumunod na kondisyon, you are physically capable. Wala kang kapansanan o karamdaman. Ang sumunod na kondisyon, you are financially capable. May sapat kang gagastusin kung ikaw ay maghahads. At ang sumunod na kondisyon, you are of sound mind. Matino ang iyong pag-iisip. At sa kababaihan, isa sa kondisyon ay ang tinatawag na maharam, yung aalalay sa kanila kung isasagawa nila ang rituals ng hajj. So, kahit malusog ka, kung wala kang sapat na gagastusin, hindi ka obligado. Mayaman ka, kung hindi matino ang pag-iisip mo, hindi ka rin obligado. Pero kung nagagampanan mo ang lahat ng kondisyong yaon, tungkulin ng bawat Muslim na isagawa ang hajj once in their lifetime. At sa pag-hajj, mga kapatid, doon muli ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat at doon din ipinadadama ang araw ng paghuhukom. Kung bakit doon ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat, dahil ang sino mang pupunta sa hajj, anuman ang kanyang lahi, anuman ang katayuan niya sa buhay, sa ang sulok man siya ng daigdig galing, ang lahat ng kalalakihan, walang brief, walang sando, pero nababalot sila ng puting-puti na tela na hindi naman nakikitaan. Ang kababaihan, mahaba ang suot, makapal, maluwag at nakabilo kung papaano nagdadamit si Virgin Mary. Pupunta sila sa isang lugar upang manalangin sa Allah, sa Panginoon, humingi ng tulong, humingi ng habag, humingi ng awa, manalangin na ipagkaloob ang kaligayahan at kapayapaan sa mundong ito, higit sa lahat hinihiling na ipagkaloob sa kanila ang kaligtasan o ang paraiso sa darating na araw ng paghuhukom. Kung bakit doon ipinadadama ang araw ng paghuhukom, dahil ang sino mang pupunta sa hajj, ang daladala ng tao ay ang kanyang katawan lamang, nakasuot sa kanyang katawan at kaunting panggastos habang siya'y naroroon. Dahil kung halimbawa isa kang Muslim na taga Ayala Alabang, ang bahay mo halimbawa ay halagang 100 million. May mga bahay mahigit 100 million ang halaga sa Ayala Alabang. Marami kang sasakyan, may Jaguar ka, Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Rolls-Royce, marami kang ari-arian. Kapatid, kung pupunta ka sa hajj, kahit isang gulong ng iyong sasakyan o isang puste na iyong bahay, wala kang madadala sa hukay. Ang lahat iiwanan ng tao. At ito ang dapat isaisip ng lahat, na kung halimbawa milyon-milyon ang kanyang nalikom na kayamanan, ngunit kung siya bawian ng Allah ng buhay mamayang gabi, pagtulog niya, tandaan natin mga kapatid, ni isang gulong ng sasakyan mo o isang haligi ng bahay mo, wala kang madadala sa iyong hukay. Dahil ang titingnan lamang sa atin ng Allah, ng Panginoon, kung sino ang ating sinamba, kung papaano natin siya sinamba,
kung papaano tayo namuhay ng malinis sa lupa ayon sa utos ng Allah at ayon sa itinuro ng kanyang mga propeta. So ito ang limang haligi ng Islam. Unang-una ay ang pagsumpa na sa Allah ka lamang sasamba at maniwala na si Muhammad ang huling propeta. Pangalawa, ang limang bisis na pagdarasal. Pangatlo, ang magbigay sakat kung may ipon ka, kung wala hindi ka inoobliga. Pang-apat, ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. At ang panglima, ang mag-hajj kung ikaw ay may kakayahan. Mga mahal na kapatid at mga kababayan, sa Islam, walang masama na magsumikap tayong lahat upang tayo ay umunlad sa mundong ito. Walang masama. Pero dapat ang pagpapaunlad gawin ng tao sa legal at sa malinis na pamamaraan. So kung walang masama ang magpaunlad sa mundong ito, ang turo pa ng Islam na ang mas higit nating pagsikapan at paghandaan ay ang tinatawag na kabilang buhay sapagkat naroroon ang buhay na walang hanggan. At ang paghanda sa kabilang buhay, huwag rin nating sabihin mga kapatid, mga kababayan, tsaka na lang, ang iba sabi nila at tsaka na lang pagka nag-retire na ako sa trabaho ko. Ang iba sasabi na at tsaka na lang pagka nag-for good na ako. Ang mga estudyante sasabi nila tsaka na lang kapag nakagraduate na ako. Kapag nakagraduate na, sasabihin tsaka na lang pagka may stable na akong trabaho. Pagka maayos na ang trabaho, ang iba sasabihin nila tsaka na lang kapag senior citizen na ako. Gaano ka kasiguro na aabutin ka ng senior citizen? Dahil ang sabi ng Allah sa banal na Quran, ba'd a'udhu billahi minasyaitani rajim, wa ma tadri nafsun mada taksibu gada, wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut. Meaning ang sabi ng Allah, walang sino sa inyo ang nakaaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. At walang sino sa inyo ang nakaaalam kung saang puok o lugar kayo mamamatay. Innallaha alimun kabir. Ang Allah lang ang nakaaalam ng lahat-lahat ng bagay. Bago ako umalis sa Pilipinas, katatapos lamang ng bagyong Sindong na ang maraming na biktima, taga Cagayan de Oro, taga Iligan. So kung nalaman ninyo, mahigit 1,500 ang namatay. At noong nakaraang buwan, may isang cargo plane na bumagsak sa Paranaque. Actually, sa multinational village ako nakatira sa Paranaque, pader lang ang pagitan na binagsakan. Kung alam lamang ng mga biktima ng bagyong Sindong na sila ay sasagasaan ng malalaking troso, siguro 1 month pa lang bago dumating ang bagyo, maaaring nagsialisa na sila. At kung nabalitaan nyo nung nakaraang taon na 8 Chinese ang pinatay sa loob ng tourist bus doon sa Quirino Grandstand sa Lunita, kung alam lamang ng mga Chinese na sila ay pagpapapatayin, siguro bago umalis sa Hong Kong, pwede mong sabihin na, oh ito, 5 million. Punta ka sa Pilipinas bukas, mag-tour ka, kailang papatayin ka pagdating sa Lunita. Siguro kahit dublihin mo ang offer mo, hindi papayag ang isang matino ang pag-iisip. Ngunit mga kapatid, mga kababayan, ito ang katuparan ng sinasabi ng Panginoong Diyos, walang sino sa inyo ang nakaaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, at walang sino sa inyo ang nakaaalam kung saang puok o lugar kayo mamamatay. Last month, galing kami sa Leyte. Iba't ibang bayan ang aming pinaglikturan. Kung may tagaliti sa inyo, galing kami sa Maasin City, galing kami ng Padre Burgos, galing kami ng Hilungos, galing kami ng St. Bernard. So sa St. Bernard, kapag kami, nung kami ay naglilikture, sabi nung isang konsihal doon, kabayan, alam nyo, 5 years ago, itong basketball court na ito, parang mga isda lamang ang kababayan natin dahil kung narinig nyo, may gumuhong bundok. Ang eskwelahan, may high school doon na tinakpan lahat, lahat ng estudyante patay. May mga nurses na nag-community service, hindi taga roon, pero kasama sila sa tinakpan. So mga kapatid, ito ay paalaala sa atin na ating tagapaglikha na habang tayo nabubuhay, dapat maging matapat tayo sa pagpapasalamat sa Kanya. Nang sa gayon, anumang oras tayo bawian ng buhay, nakahanda tayong humarap sa Kanya. Dapat nating malaman mga kapatid, mga kababayan, gaano man kayaman ang isang tao, gaano man siya kakapangyarihan, gaano man siya kasikat, gaano man siya ka-influensya, ngunit kung ang Allah ang may takda na ang buhay niya ay hanggang doon na lamang, ang kanyang kayamanan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang talino, walang maitutulong para dugtungan ang kanyang buhay. Dahil kung ang kayamanan makakapagpahaba ng buhay,
tinitiya ko si Iggy Arroyo hindi pa mamamatay. Si King Fahad ng Saudi Arabia hindi mamamatay. Si Marcos hindi pa mamamatay. Si Michael Jackson hindi pa mamamatay. Pero ano ang magagawa ng tinatamasa mo dahil ang may takdaan nito ay ang Panginoong Diyos na tunay na nagbigay buhay lamang sa iyo. Kaya ang turo ng Islam habang tayo nabubuhay, matuto tayong magpasalamat, pumuri, dumakila, magtanaw ng utang na loob sa ating tagapaglikha. At ang pakiusap sa ating mga mahal na kababayan rito, mga mahal na kababayan, huwag na huwag ninyong tingnan ang Islam sa naririnig ninyo sa balita o kaya sa nakikita ninyo sa tao. Maaring ang inyong napapakinggan ngayon ay magaganda. Ngunit sa kabila nito, nakakakita kayo ng mga Muslim na pasaway, iba ang kanilang pag-uugali. Huwag nating sabihin na ito ang itinuturo na Islam. Ang ating paghandaan ay ang tinatawag na kabilang buhay. Dahil ang sabi ng Allah, ang malapit na kahulugan, katakutan ninyo ang darating na araw ng paghuhukom. Dahil sa araw na yaon, walang magulang ang matutulungan ng kanyang anak. Walang anak ang matutulungan ng kanyang magulang. Walang asawa ang matutulungan ng kanyang asawa. Walang kapatid ang matutulungan ng kanyang kapatid. Walang kaibigan ang matutulungan ng kanyang kaibigan. Lahat tayo mamamatay at kanya-kanya tayong mananagot sa Allah sa kabilang buhay. So dalangin ko sa tagapaglikha muli na sana hindi lamang tayo dito pinagsasama-sama, kundi higit sa lahat na sana hanggang sa kabilang buhay, sama-sama tayong lahat na inaani at tinatamasa natin ang mga biyaya na kanyang ipinangangako sa lahat ng matapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. At actually ang pagpasok sa Islam, mga mahal na kababayan, halimbawa may mga newcomer dito ngayon lamang sila halimbawa dumating, huwag ninyong sabihin na at saka na lang dahil total first time ko pa lang naman nakapakinig. Ang pagpasok sa Islam walang maraming seremonya, hindi kondisyon na marami kang alam o marunong ka na magdasal o kaya makapakinig ka ng maraming beses. Ang pinakakondisyon lamang unang-una, wala kang duda sa iyong isip at puso na ang sasambahin mo ay ang Panginoong Diyos na nagbigay buhay sa ating lahat. Kahit hindi natin nakikita ang Allah o ang Diyos, ngunit kung tayo mismo tumingin sa salamin, makikita natin kumplito tayo sa bahagi ng katawan. Sa gabi lumabas ka, tumingala ka sa kalangitan, makikita mo ang buwan, mga bituin, mga buntala. Sa araw makikita mo ang kakahuyan, kabundukan, karagatan. Sapat na tanda ang mga yaon upang maniwala ka na may tunay na Diyos na lumikha ng lahat-lahat. So kung ikaw ay nakahanda na ang sasambahin mo ay ang tunay na Diyos lamang na lumikha sa ating lahat, kung nais nating magbalik loob sa Kanya, manunumpa lamang tayo. Sasabihin natin, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na sasambahin, kundi ang Allah lamang ang tagapaglikha. Naniniwala ako na si Muhammad ang huling propeta. Naniniwala ako na si Hesukristo anak ni Birhen Maria, propeta ng Allah. Naniniwala ako na ang paraiso, katotohanan. Naniniwala rin ako na ang impyerno, katotohanan. Naniniwala ako na ang lahat, tayong lahat, mamamatay. Darating ang araw ng paghuhukom. Ibabangon ng Allah ang lahat sa libingan at hahatulan ayon sa sarili niyang ginawa. So pagkatapos sabi nito, panunumpa, isa ka ng Muslim. At ang katunayan, ang pangako ng Allah, kung ikaw ay tapat, honest sa iyong sarili, sa pagbigkas ng panunumpang yaon, lahat ng iyong kasalanan kanyang patatawarin, katulad ka ng isang bagong silang, walang bahid ng kasalanan. Ito ang tinatawag na tunay na born again, mga kapatid. So sa muli, mga mahal na kapatid, mga kababayan, lubos ako na nagpapasalamat sa ating tagapaglikha at dalangin ko sa Kanya na tayong lahat ay igabay niya sa katotohanan nang sa gayon hindi lamang tayo dito pinagsasama-sama kundi higit sa lahat sa kabilang buhay, sama-sama tayong aani sa mga biyaya na ipinangangako niya sa lahat ng matatapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa Kanyang mga kautusan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless. Zakla khair, Brother Omar. Alhamdulillah. So, sana naman ay malinaw sa atin yung tinalakay ng ating mga kapatid. Ngayon, bago natin bibigyan ng pagkakataon itong mga guwapo nating mga kapatid dito sa harap, wag lang kayong kumontra. So, bigyan natin ng pagkakataon yung ating mga bisita na magtanong, no? So, sino sa inyo ang unang magtatanong ay bibigyan ko ng load. Yes. Taga-STC ka ba? Taga-STC ako eh.
yung mabaili? Sumubaili, meron din ako niyan. Kahit nakalaban namin, pero may daladala ako niyan. Inshallah. Pero secret lang to sa atin lang. Okay? So, dito, ilan ba yung ating mga bisita? Pakitaas muli mga kamay. Mashallah. So, parang yun, mayroon ng kuha, no? Parang gusto na mag-Muslim yun. Kasi meron na siyang tagiya eh. So, dito kayo, Brad. Para isang tingin ko na lang. Dito kayo, lumapit kayo dito, Brad. Yung mga bisita natin, halika kayo dito, banda. Kasi itong ibibigay ko para lang sa inyo, baka makasali pa itong mga kapatid ko, mga Muslim. Dito kayo, banda, dito kayo. Sana sila. Okay? So, sino sa inyo ang gustong unang magtanong? Siguro, Brother Sheikh Saminuddin, yes. Ito ata para din sa kanila to, di ba? Siya, oh, siyempre. Hindi kasali mga Muslim dyan. Sa kanilang uuwi na may sasakyan. Oh, Masha Allah. Alhamdulillah. So, dito ka, Brad, banda? Ikaw, di ka pa Muslim, di ba? Hindi ka dito ka, banda? Oo. Para dito lang ako titingin, hindi na ako titingin dyan. Okay? So, sino sa inyo ang mayroong katanungan? Doon lamang sa tinalakay ng ating kapatid o kung maaari, labas na rin doon. Huwag lang kayo magtanong tungkol sa pera. Yes, bro. Baka ikaw meron ka. Ang katanungan ko, di ba ba si Jesus Christ na anak, sinasabi ko na anak ng Diyos. Di ba ba siya na ang pinaka baling siya na ang ano natin, siya na ang pinik sa mga Kristiyano po eh. Kahit po sa born again. Siya na ang pinigila ng Panginoon. Pero kasi siya ang Diyos, si Jesus Cristo, kasi siya nga po ang anak ng Diyos. Kumbaga, siya ay pinagkalooban ng kapangyarihan ng Diyos. Kumbaga, iisa na sila. Napagkakilala po sa Kristiyano. Aha. So ibig sabihin, ang Diyos Ama at si Jesus ay iisa. Opo, yan po ang pagkakaan po sa isa. Ganyan din po sa born again. Papayag ka ikaw at ang iyong anak ay iisa. Papayag ka ba doon? Hindi. So paano na lang kaya yung Diyos? Pero magtatanong tayo dito sa mga maalam natin mga kapatid. Bismillah. So ang tanong ng ating kapatid, dahil si Jesus ay kinikilalang Panginoon at anak ng Diyos, ang gusto niyang palabasin sa paniniwala ko na si Jesus ay Diyos na rin dahil siya at ang Ama ay isa. Dahil actually mababasa ito sa Biblia kung saan sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay isa. Mga kapatid, kung ating pag-aralan, suriin ng mabuti, itong statement ni Jesus Christ, peace be upon Him, na ako at ang Ama ay isa, hindi ito nangangahulugan ng kaisahan nila sa katawan. Kundi ang ibig niyang ipakahulugan dito, iisa ang kanilang layunin, iisa ang kanilang purpose, iisa ang kanilang mensahe, iisa ang kanilang nais ipapatupad. Ang sumamba sa tunay na Diyos at sambahin ang tunay na Diyos ayon sa gusto ng tunay na Diyos at ayon sa pamamaraan na itinuro at ginawa mismo ni Jesucristo, peace be upon Him. So hindi sila iisa sa katawan mga kapatid, kundi iisa ang kanilang purpose, ang sambahin ang tunay na Panginoong Diyos. At huwag nating sabihin na si Jesus ay anak ng Diyos dahil pinaliwanag natin kanina, ang Panginoong Diyos kailanman hindi siya nagkaanak. Ang katunayan, kung gusto ng Allah o ng Diyos lumikha ng 1,000 Jesus, napakadali sa kanya, sasabihin lamang niya, kun fayakun, meaning mangyari at mangyayari, be and it is. Kaya ang dapat lamang nating sambahin ay ang tunay na Diyos na siyang sinasamba ni Jesucristo noong kanyang kapanahunan. So ang sinabi niyang siya at ang Diyos ay iisa, iisa ang kanilang purpose o layunin lamang. Ngunit hindi iisa ang kanilang katawan. Ito ang gusto niyang ipahiwatig. Dahil maraming mga verses na si Jesus, hindi niya inaamin na siya ay Diyos.
at siya ay tinatawag na anak ng Diyos lamang sa metaphorical o allegorical na pakahulugan, hindi physical na anak ng Diyos. Dahil kailanman ang Diyos hindi nagkaanak. At hindi talaga si Jesus Diyos. Dahil maging si Jesus, ang sabi niya sa Biblia, walang sino man na makakakita sa Diyos na mabubuhay. So kung Diyos si Jesus, marami ang nakakita sa Kanya, bakit hindi sila namatay? Pero sa Islam, mga kapatid, turo, mahalin, sundin, igalang si Jesucristo. Hindi ka maliligtas sa araw ng paghuhukom kung hindi mo mamahalin, hindi mo susundin, hindi mo tularan, hindi mo pamarisan si Jesucristo upang makamtan ang tunay na kaligtasan o ang paraiso. Kung sino ang Diyos na sinasamba ni Jesus, yun ang sambahin natin. Kung ano ang pamamaraan ng pagsamba ni Jesus, yun ang tularan at gawin natin, maging ang pagbati ni Jesus. Ang sinasabi niya noong ako'y Kristiyano, laging itinuturo dahil sinabi ni Jesus, sinasabi sa Biblia na si Jesucristo tuwing papasok sa sinaguga, ang kanyang kasamahan at mga disipulo, ang lagi niyang sinasabi, "Peace be unto you." Ibig sabihin, "Salamu alaikum." At tuwing makinig ako ng sermon ng pari noong araw, laging sinasabi ng pari, "Magbatian kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you, peace be with you," na ang kahulugan, "Salamu alaikum, salamu alaikum." So ang mga Muslim, ang tunay na sumusunod, nagmamahal kay Jesucristo. Kaya makaaasa ang isang Muslim na makakamdan niya ang paraiso dahil ang kanyang sinasamba ay ang Diyos na sinasamba ni Jesus at ang pamamaraan ng pagsamba ang ginawa ni Jesus. Dahil sinabi pa ni Jesus, "Ako ang daan, ako ang ilaw, ako ang katotohanan." Hindi ka mapaparoon sa Ama, sa Diyos, maliban sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, siya ang ating sundan, tularan, pamarisan at makaaasa tayo ng paraiso at tunay na kaligtasan sa araw ng paghuhukom, mga kapatid. Jazakallah khair, Brother Omar. Dahil sana naman ay maliwanag sa iyon. No? Alhamdulillah. At kung hindi pa, ay kung pinaniniwalaan natin na si Jesus ay anak ng Diyos, tanong natin, sinong nauna, si Maria o si Jesus? Si Jesus ang nauna. Nabaliktad ng mundo. Di ba? Si Maria, di ba? Si Maria ang nauna kay Jesus. Ngayon, ang tanong, sino ang Diyos ni Maria nung wala pa si Jesus? Ha? Doon, di ba? Eh bakit ang sinasamba natin si Jesus? Di ba? Dapat ang sambay natin yung sinasamba ni Maria na nanay ni Jesus. So dahil dyan, ano ang SIM card mo? Ha? Hindi, anong SIM card mo? Mobile ka ba o sawa? Ha? Hindi. Oo, tinatanong kita kung mobile ka o sawa. Mobile. Makipag-ugnayan ka sa mobile. Ha? Hindi, meron ako dito. Ha? Mamaya kunin mo sa akin. Okay? So, alhamdulillah. So, sino sa inyo ang... Huwag mo kalimutan yan, bago ako uwi ng Riyadh. Okay? So, sino sa inyo ang gusto pa magtanong? Dito sa mga... Bukod sa ating SIM ka, load, meron pang mga ibang mga pabakuan dito, papremyo. Kung wala naman, ibig sabihin nun, naunawaan ninyo ang ipinaliwanag namin dito. Kasi kami na mga Muslim, kapag ka nagpapaliwanag kami, sinisigurado namin na maliwanag yun. Maliwanag ba? Dahil kung hindi maliwanag sa inyo, hindi kami nagpapaliwanag sa inyo. Nagpapalabuan. Ha? Pero masisigurado namin na maliwanag ito sa inyo. Okay? So katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kung maliwanag ito sa atin, huwag nating dayain ang ating sarili. Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay ang kaligtasan natin sa kabilang buhay. Maitanong natin sa sarili natin, bakit kailangan ninyo mag-Muslim? Diba? Matagal na kami dito sa Saudi Arabia. Matagal na kami nangangaral. At alhamdulillah, sa kapahintulutan ng Allah, marami na rin ang mga di-Muslim na yumakap sa Islam. Ganito pa rin kami. Nagpaparating pa rin kami ng mensahe ng Islam. Walang nagbago sa amin. Di ba? Ganun pa rin, mga bata pa rin kami. Alhamdulillah. Kasi sa Islam, ha? Matanda lang sa mukha, pero bata sa kalooban. Alhamdulillah. Okay?
So sino sa inyo ang mananatiling bata? Taas ang kamay. Ha? Yes. Tatanong ko lang po. Kasi meron mga Muslim din na mga kilala sa Pilipinas. Bakit po mga Muslim marami asawa? Ah, mashallah. Ha? Ikaw ba'y Muslim na? Ay, hindi pa. Lalaki ka, di ba? Lalaki ka. Ha? Yes. Okay. So ayaw mo ba ng dalawang asawa? Okay. Dahil diyan, tawagin natin ang expert sa pag-aasawa. Brother, no? Halika nito. Sino? Sino? Oh, sige, dito na lang daw. Ayaw niya sumagot. Yung hindi expert. Actually, mga kapatid, laging number one na katanungan ito. Pangalawa, bakit ang mga Muslim nag-aasawa ng marami? Itong pag-aasawa ng mga Muslim na lalaki ng higit sa isa, ito ay pahintulot lamang sa tagapaglikha. Hindi ito utos, kundi pahintulot. Iba ang utos kaysa sa pahintulot. Dahil kapag sinabing utos, para bagang hindi ka tunay na Muslim kung isa lang asawa mo. Kundi ito ay pahintulot lamang. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, ang kahulugan, pakinggan nating mabuti, pwede kayong mag-asawa, sa kalalakihan lang niya ito ina-address. Sabi niya, pwede kayong mag-asawa ng dalawa, kaya sinimulan sa dalawa dahil may isa ka na. So pwede kayong mag-asawa ng dalawa, tatlo hanggang apat. Ngunit kung kayo ay nangangamba o natatakot na hindi ninyo sila mabigyan ng hustisya o katarungan, mag-asawa kayo ng isa lamang. Ito ang sabi niya. So, kung bakit pinahintulutan ng tagapaglikha natin na pwedeng mag-asawa ng higit sa isa ang kalalakihan, siya ang lumikha sa ating lahat. Siya ang nakaaalam ng lahat ng ating kahihinatnan kasalukuyan. Kahit saang bansa tayo pumunta ngayon, mga kapatid, higit na marami ang populasyon ng kababaihan kaysa kalalakihan. Sa atin lamang sa Pilipinas, ayon sa latest census, siyam ang babae, isa ang lalaki. So dahil hindi pinahihintulutan ng ating civil code ang pag-aasawa ng higit sa isa, katotohanan marami sa kababaihan ang gumagawa ng immoralidad. Marami sa kababaihan ang single mother. Maraming babae ang nangangailangan ng balikat na masasandalan dahil ito ay hindi pinahihintulutan ng ating batas, kaya rampant ang immorality sa buong Pilipinas at kahit saang bansa. At huwag nating isipin na kung mag-aasawa ng higit sa isa ang kalalakihan na Muslim ay nagkakasala ng adultery o pangangalunya. Dahil ito ang sinasabi ng ating mga kababayan, mga Muslim, mga adulteros yan. Ano ba ang ibig sabihin ng adultery? Sa legal parlance, nag-aral ako ng pagka-abugasiya, hindi natapos. Ang sabi sa legal parlance, ang ibig sabihin ng adultery o pangangalunya, yung makipagtali ka sa hindi mo legal na asawa, to have a sexual relation outside of marriage. Ito ang ibig sabihin. Pero sa Islam, kung ang Muslim na lalaki mag-asawa ng higit sa isa, kung may una na siyang asawa at gusto niya mag-asawa ng pangalawa, mga kapatid, mga kababayan, hindi po pwede yung tatabihan na lamang niya yung pangalawa na hindi niya pinakakasalan. Kailangan pakasalan mo muna. At ang kasal na gagawin, legal ito sa mata ng Diyos at legal sa batas ng Islam. Kaya walang adultery, walang pangangalunya. At kung dalawa ang asawa ng Muslim, dahil pariho niyang pinakasalan, silang dalawa ay legal and legitimate wives na asawa niya. Kung may anak siya sa una at pangalawang asawa, lahat ng anak niya legitimate and legal children. Kung mamatay siya at may naiwanang kayamanan, ang lahat ng anak niya sa una o pangalawa o pangatlong asawa, they have the equal rights as far as inheritance is concerned. Tungkol sa mana, pantay-pantay, alam kung paano parti-partihin. Pero sa hindi Muslim, ang lalaki by nature, kaya nga sabi ni Brother Yusuf, lalaki ka ba? Dahil nature ng lalaki, na polygamous, hindi makontento sa isang babae. Sa atin, bawal ang pag-aasawa ng higit sa isa, pero ang totoo, marami ang kilala kong Kristiyanong lalaki na mas marami ang babae niya kaysa sa mga Muslim.
Kaya kung may pangalawang babae, may nagugustuhan siyang babae, nakakaawa yung babae dahil tatawagin siyang kerida, kabit, mistress. At kung may anak siya doon sa kerida niya, nakakaawa ang bata, tatawagin ang bata na bastardo, illegitimate, illegal child, putok sa buho. Ito ang tinatawag, ina-address. Kung mamatay siya at may naiwang ari-arian, walang mamanahin yung anak niyang bastardo. Kung mayroon man, katakot-takot munang dimandahan. Pero sa Islam, mga kapatid, alam na kung paano parti-partihin. At ang pagpahihintulot ng Allah na pwedeng mag-asawa na higit sa isa, ito ay solusyon sa social problem na kinaharap ng sangkatauhan sa buong sanlibutan. Pero kapatid, kung mag-aasawa ang Muslim, dapat suriin niya muna ng mabuti. Kung kaya niya, dahil ang sabi ng Allah, pwede ka mag-asawa ng dalawa, tatlo hanggang apat. Ngunit kung ikaw ay natatakot na hindi mo sila mabigyan ng katarungan, mag-asawa ka ng isa lamang. At ang pag-aasawa sa Islam, ito ay kalahati ng pananampalataya. Ito ay paglingkod mo sa Panginoon, may reward ka kung ikaw ay mag-aasawa. At sa Islam, kung mag-aasawa ang isang lalaki ng pangalawa, tinuturuan na dapat ang mapangasawa niya yung talagang nangangailangan ng suporta, kalinga. Hindi yung pakakasalan mo o gusto mo siyang mapangasawa dahil sa bata, dahil sa sexy, o dahil sa mayaman. Ito ay mga secondaries, pero ang unang-una, dapat siya ay tunay na mananampalataya at susuportahan mo siya dahil ito ay kabahagi ng iyong pagsamba sa tagapaglikha.